Mabuhay Mindanao! Kahit Marshallo pa rin sa inyo. Welcome to Aux Radio! Oras ng kalaman at saya! Ang Aux ay atid sa atin ng BioFresh, the antimicrobial socks at underwear. Katya Di Pereña, inyong mga kasama hanggang alas 5 ng hapon. Uy, April 29 na po, 2019. Ikalimang Lunes ng buwan ng Abril. Malapit na po yung eleksyon. Annabelle Ochoa. Uy, si mahal na Pangulo. 2 taon, 9 buwan at 29 na araw na sa palasyo. Umami na po siyang hapong-hapo na siya. Sir, sa China, inatake ka na naman ng migraine. Dumadala siya ata, sir. Kung gusto mo magpahinga ka na po, doon ka na lang sa Davao. Permanently. Concern lang po kami sa inyong kalusugan. Abik Alcantara. Nasaan na nga ba si Tita Nani? Uy, 2 weeks na lang, halala na. Pero tuloy pa rin ang illegal na drug smuggling dyan sa customs. Sana pakita na po kayo sa Lunes. Miss na raw kayo ng mga taga-customs. Where na raw yung Tara? Tita Nani! Nena Arellano. Hoy, rin naman si Boy Finger. Giniit kuno kay Xi Jinping na atin ng West Philippine Sea. Naku, sumakit tuloy ang ulo. At natulog na lang kesa dumalo sa state dinner kasama pa ang ilang head of states. Kawawang Pilipinas. Monching de Villa. Naku, ito naman si Inday. Si Inday Mayora. Ayaw na raw sa federalismo. Naku, lagot ka sa tatay mo. Maria Elena Santos. Showbiz naman. Uy, mas inaabangan. Inaabangan na ngayon ng bayan ang paglabas ni Bicol. Tiyak na mas maraming pipila na mapanood ito kesa sa The Avengers. Michael Acebo. O, sports naman tayo. Kumpleto na yung lineup ng semis ng NBA sa Eastern at Western Conferences. Walang dehado na nakapasok. Pero kamuntik na. Maka-arangkada ang Clippers at Spurs. Pero wala rin sa dulo. Tess Bungayaw. Tama naman si VP Lenny Robredo na dapat ipakita at ipaliwanag ang mga nilalaman ng kontrata sa mga uutangin natin sa China. Ayaw niya kasi matulad tayo sa ibang bansa na hindi nakabayad, nabaon tuloy sa utang. Ayun, China na nag-ooperate ng kanilang mga airport o seaport at iba pang structure. Dodos de la Cruz, direct. Samantala, kumpleto ang LP-led opposition 8 diretso sa Cebu kahapon. Mamuhay ang Matt Grad. Makalintal, Alejano, Tanyada, Hilbay, Gutok, Rojas, Aquino at Jok. Narito ang ating pambungad na bilang
OPM Hit Temple. Si Marion Honor. Sa kanyang Do 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 Do. Me, all I wanna do is use my own voice, make my own choices. But what if it's not good enough for you? There are so many things you want from me, things you say that I could be. But it seems my feet are taking me to a whole different direction. You just let me get there naturally, without unwanted pressures happening. Let's let unfold what is meant for me. Oh, cause all I wanna do, do, do is share my music, get the people moving to it, get them singing along to my every song. Well, I can do, do, do this all day long, but they can relate to it, get the melodies into it. And I know I'm gonna get there if I use my way. All I wanna do, 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 whoa, do, 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 oh, do, 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 whoa, whoa. I'm just so sick, sick of trying to please everybody. Why can't I just do this one thing for me? Everybody has decided on what image they want for me. I haven't even figured out what I wanna be. Just leave that to me. There are so many possibilities, so much we can do with what we were given. So please excuse me for resisting the banks you're trying to pull me in. Not pushing you out, just telling you what I'm all about. What I do, 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 do is share my music, get the people grooving to it, get them singing along to my every song. Well, I can do, do, do this all day long, if they can relate to it, get the melodies into it. And I know I'm gonna get there if I use my way. And all I wanna do, 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 whoa, do, 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 oh, do, 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 whoa, whoa, do, 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 whoa, do, 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 oh, do, 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 whoa. But please don't mistake this for overconfidence. There really isn't nothing wrong with the ideas you suggest. I'm just saying, think I can handle it from here, love. Like everybody trying to figure out who I'm supposed to be, but that does not give you the right to tell me what I should be. Just give me the chance to show you who I am, what I do, 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 do. Oh, what I do, 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 share my music, get the people grooving to it, get them singing along to my every song. Well, I can do, do, do this all day long, if they can relate to it, get the melodies into it. And I know I'm gonna get there if I use my way. All I wanna do, 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 whoa, do, 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 uh-huh, do, 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 whoa, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, do, 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 whoa, do, 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 uh-huh, do, 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 whoa, whoa, all I wanna do, 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 uh-huh, do, 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 whoa, do, 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 whoa, 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 oh, do, 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 whoa, do, 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 uh-huh, do, 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 whoa, all I wanna do, do, do. Para sa Diyos at bayan, aking boto, 8 diretso. Julius Velasco, Katolikong Pilipino, para sa Diyos at bayan, aking iboboto, 8 diretso. Ako si Rina May Baldeo, Pilipinong Katoliko, para sa Diyos at bayan, boto ko, 8 diretso. Ako si Erica Lombrio, Pilipinong Katoliko, para sa Diyos at bayan, aking boto, 8 diretso. Ako si Buenaventura Ignacio, Katolikong Pilipino, para sa Diyos at bayan, ang aking boto, 8 diretso. Thank you.
si Liberty Mendoza. Sagradong Katoliko. Para sa Diyos at Bayan. Aking iboboto, Ocho Diretso. Ocho Diretso. Maraming salamat po sa tamang iboboto. Magkakaroon na ng bakas ng liwanag ang aming bukas. Tandaan nyo, Ocho Diretso. Opo, may BF na ako. Firefresh ang may antimicrobial protection. Kills germs that cause bad odor. Hypoallergenic. Sa school. Biofresh. Sa work. Biofresh. Sa sports. Biofresh. Kaya mga mami, may BF na rin kayo. Oo, may Biofresh na kami. Biofresh, the antimicrobial sauce. Okay, balik po tayo sa Ox Radio. Oras ng kalaman at saya. Ang oras po natin, ako, 4:17 in the afternoon. At i-chatting yan ng Biofresh, the antimicrobial socks at underwear. Uy, pinapalad po tayo ngayon dahil meron tayong piling-piling panahon. Piling-piling panauhin. Hahanga ka sa kanyang nagawa. Bibilib ka sa kanyang pinaglaban. Okay. Gaya ng sabi natin, sinuswerte tayo dahil nasa linya si Miss Agot Isidro. Magandang hapon sa iyo, Agot. Magandang hapon sa inyong lahat. At una, salamat sa pagpapaunlak mo dahil alam namin busy ka, pero bibigyan mo pa rin kami ng konting panahon mo. Of course. Okay. Kung may panahon talaga palagi, kailangan ibigay yun. Okay. Sa mga tamang panukala. Okay. Unang katanungan, Agot. Siyempre, alam na ng buong bansa na may namuong romansa at bagong relasyon sa pagitan ninyo ni Pilo Hilbay ng Ocho Diretso. Pwede mo ba kaming kwentuhan ng konti? Kailan nagsimula at kamusta kayo ngayon dalawa? Nagkakilala kami siguro mga maybe almost 2 years ago sa isang meeting ng mga progresibong mga personalities, no? Mm-hmm. And he was one of those in the meeting. So, wala naman, hindi naman nayanig yung mga mundo na. walang spark na gano'n, ano? Hindi naman, I found him very academic, matalino siya. Number saka, one sa bar. Correct, saka professor siya ng UP Law, yes, so yes. Tapos nakabarong pa siya noon, tapos yung kagalang-galang ba ang dating. So, parang ano lang, respeto lang nung una, talagang paghanga, dahil nga dating soldier, tapos pina-follow ko na sa Twitter. Mm-hmm. Tapos, nag-reach out sa akin si Jover Laurio for, may mga kaso siyang gusto niyang sanang matulungan siya, di ba? So, sabi niya, kilala mo daw si Attorney Hilbay, so yes. Baka naman pwede niyong mag-set ng meeting, yes, ganyan. So, yes. Meron kaming smaller group na sinet namin ng meeting with Jover Laurio. So, doon sila nagkakilala. Tapos, nag-hit off kami. Ano yun eh? Smaller group from the unang malaking grupo ng progresibo. Yes, yes. So, yun. Tapos, madalas kaming nagkita, ganyan-ganyan. Tapos, siguro, nakyutan siya sa akin. Ikaw, hindi ka ba nakyutan sa kanya? Nakyutan ako. Cute eh, diba? Oo. Tapos, ang talino pa. Yun oo, talaga sa akin eh. Yung masarap kausap, marami ako natututunan. Yeah, maraming tapos, alam. Diba? Yung paghanga ko sa kanya talaga. So, yun. Tapos, naging one-on-one na lang kami. Ayun. Tapos, yun. Lumiit ng lumiit yung mundo nyo. Oo, no? Yung mundo namin. From the big group, small group, tapos kayong dalawa na lamang. Kayo na, ayun. Kaming dalawa na. So, mga anong buwan ba to o taon? Last year? Last year. Hindi ako maano eh. Hindi ko kinakount yung mga yung days. Puro pag matanda ka na, wala ka na masyado. Hindi ka naman matanda. Manchery, di ba? Matanda Oo. Aminin natin yan. Hindi ko naman yung tinatang. Parang kailan lang napapanood ka namin sa Okidokidok.
Diyos ko. Ayan, napapaghalata ang ibig mo. Hindi, pero masaya yun. Masaya yun. At nakita rin doon yung inyong chemistry nung buong cast. Oo. Masaya. At, namimiss ko gumawa ng sitcom. At meron din kayong magandang chemistry ni Attorney Pilo Hilbay. Oo. At ang ganda nga nito, no? Bihira to siguro sa kampanya na may mamuro o mabuong magandang relasyon, no? Oo. Noong una, well, alam ko naman ang mga plano niya ever since. So, hindi naman niya ako, hindi siya yung tipong manggagamit ng tao na parang, since hindi siya kilala, gagamitin niya ako para makilala. Mm-mm. Talagang it was only nung sumama na ako sa Hong Kong. Okay. Yun, parang na-realize ng tao na parang, hindi yata ito just friendship. So, we really had to come out in the open and say, di ba? Ayaw naman namin mag-itago rin. Kasi bakit namin di tatago? Oo, ayaw lang niya siguro noong una maanuhan na nanggagamit siya. Oh, kasi nga mas diba? So, ngayon, aminin natin mas popular ka naman sa kanya noon. Oo. Baka ngayon na mas ano na siya, pumantay na. Oo, di ba? Ano ko dapat naman ay humigit pa siya sa akin dahil mas marami siyang accomplishment. Oo. I mean, siguro different fields lang, di ba? Okay. So, okay. Very supportive siya sa akin at supportive naman ako sa kanya. So, tapos, talagang nagwo-work out talaga yung relationship that way. Kung ano, halimbawa ba na magkaiba kayo ng siguro political, social leaning, posible kaya yung relasyon? Parang hindi. Hindi, ano? Kasi madiin kami pareho. Ayun, oo. Very vocal kayo, eh. Oo. Passionate. Ipagkalaban niya namin hanggang huli. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. We share the same values, the same principles. Kumbaga, yung care namin sa tao, sa nangyayari politically, sa socially, yung ganon tipo. Mm-mm. So, pag ibang yung pananaw niya, parang siguro hayaan ko na lang siya yung pananaw niya, pero hindi ko siya sasamahan. So, it just so happens that we believe in the same principles and the same values. That's why maganda yung click na click. Click na click kayo. Uh-oh. Tapos kahapon lang, magkasama kayo doon sa debate, although siya nasa entablado, ikaw nandoon sa audience. At madalas ka, o at least twice ka nabanggit eh. Oo, at pinokus ka ng camera. Siyempre, yung hiya ko. Parang gawin bang national, of national importance? Oo, at pero, siguro, umano pa, sumigunda pa si Makaromi. Si Ninong nyo. Si Romy, ma'am. Oo. Mm-mm. Pinatunayan niyang totoo daw. Tunay na tunay. Nakakatuwa si Attorney Romy kasi si Pilo, hindi niya sinasabi yun. Ano? Bihira niya sabihin sa kunyari mga sorties nila may chance na girlfriend ko po si Agot, except dun sa debate. Pero prior to that, hindi niya talaga sinasabi. Si Attorney Romy Mac talaga ang yung nag-push. Alam niyo ba to? Si Pilo ayaw lang niyang sabihin, pero ang girlfriend niya ay si Agot. Nakakatuwa silang dalawa. They've gone very close dyan sa... So talagang kampan. Ninong talaga. Ninong talaga. Eh Agot, may isang katanungan dito. Muntik na raw ba kayo parehong tumakbo bilang senador? Ay, hindi naman. Talagang wala naman talaga akong plano. Pero nasa ano ka eh? Nasa list na kinukonsidera. Nakausap naman tayo ng mga political parties. Mm-hmm. If I am interested, they will support me. May mga ganong ano. Pero talagang hindi, siguro kailangan talagang ganyan. Kailangan lawyer eh. Or merong kaalaman sa batas mm-hmm. diba? Kasi nga ang gagawin nila ay sumulat at magpatupad ng mga batas. Eh, wala pa ako dun. Later on, tignan natin, pero kailangan aralin yung mga bagay na yun. Ay, mabuti sinabi mo yan. Kasi meron kang mga kasamahan sa industriya. Kumusikat, di ba? Nandun na eh. Nandun na sila. Akala nila
Kailangan prepared eh. Kasi, yun. Hindi ma, di ba, hindi naman yan paligsahan ng kasikatan eh. Mm-mm. Kumbaga, di ba, kailangan, alam mo yung batas at alam mo yung batas na ipapasa mo para sa kabutihan ng lahat. Hindi pwede yung dahil sikat ka, barabara na lang papasok sa ganyan. Diba? Oh, gagamitin mo yung katanyagan mo para correct. Manalo. Correct. Ikaw, correct. Ikaw very vocal ka siguro 2 to 3 years ago pa, no? On social media. Yes, oo. At doon umanga sa'yo yung mga tao. Mm. Dahil bihira, eh, di ba? Bihira yung mga katulad nyo ni Jim Paredes, ni Mitch Valdez. Sa akin kasi, ba't ka tatahimik? Di ba karapatan mo naman ng magsalita? Di ba dapat kasi talaga, binabatikos kung kailangan batikusin, di ba? Mm-hmm. Para for them also rin and for us, di ba? Mm-hmm. Para siguro, pag nakita nila na parang, oo nga, no, siguro mali yung pamamalakad natin, dapat medyo natin baguhin. Di ba para sa lahat, hindi yung yes na lang tayo ng yes, tapos accept ng accept kung ano yung dumaan para sa atin. Parang hindi dapat yun. Oo karapatan nga, parang, natin. Parang hindi tayo, speech, di ba? Parang walang paki, no? Sa... Oo. Hindi, pero naiintindihan ko rin naman yung ibang kasamahan ko sa industriya, di ba? Parang, alam ko naman yung, some of them, no? Alam ko yung sa loboy nila, pero kasi siguro, ayaw rin nilang ibukas yung buhay nila sa ganyan. Ang dami kasing trolls, yan. Ang dami talagang a-attack sa'yo. At saka eh, siyempre yung iba may kontrata rin sa mga endorsements, di ba? Oo, maiintindihan naman natin yun. Pero yun nga, marami naman sa kanila ang naniniwala dun sa... Pinaglalaban mo. Oo, sa tama. Yun lang naman eh. Diba? Pero ang nakakalungkot, marami rin na nasa parang, anong ba tawag natin? Nasa kabilang kampo. Oo. Ano yan eh, talagang it's a personal thing, 'di ba? Personal yan eh na paninindigan, 'di ba? Magkakaiba talaga eh. Pero parang ano talaga. Eh, parang nalilito rin ang taong bayan eh kasi para ba yung ano, isang basong tubig na kalahati ang laman, 'di ba? It's either half full ba ang tingin mo o half empty. Isa lang yung tinitingnan natin, pero iba yung paningin natin, no? Oo. Parang gano'n na nga siguro. Ano yun, eh? Kanya-kanya. Yung sa akin, sa akin siguro nagsimula na para bakit nagmumura. Oo. Sa akin, I mean, as simple as that, di ba? Yes. Bakit nagmumura to? Naku, pag may nakakita ng mga kunyari, maliit na bata, sabihin nila, magmumura na yan. Pag sinaway na ng mga magulang yan, sasabihin nila, eh bakit nakita ko sa TV, nagmumura si Pangulo mismo. Diba? Oo nga. Tapos naging presidente pa. So parang, di ba, yung the moral, kumbaga, fiber, medyo nade-destroy. I mean, with little things. Yun nga ang nakakatakot, Agot, na baka dumating yung panahon na pasable na yun. Diba? Oo, na iba na values na natin. Na normal na yun. Oo, yun. Na normal na yun. Kaya nga, ngayon pa lang, kailangan medyo pansinin, medyo usugin sila na parang wag namang ganyan. Mm-mm. Pero ikaw, pag binabash ka naman nila dahil doon sa sinabi mo, anong dating sa'yo nun? Ay, alam mo, siguro, parang, kumbaga, parang kinalyo na ako. Paborito ka ba ng mga troll? Oo, maraming salamat din naman sa kanila kasi talagang kumapalang kalyo ko dahil sa mga ganyan. Dahil, alam mo, kung didibdibin mo ang mga sinasabi nila, talagang masisira ka. Okay. Pero kung ako kasi, medyo, kilala ko ang sarili ko eh. Oo. So, hindi ako easily... swayed or easily broken or, kumbaga ng mga ganyan or dahil, easily affected no hindi ako affected minsan parang ito naman sobra ganun lang pero hindi ako naaapektuhan kaya kung may mga nakikinig na trolls diyan sorry pero talagang wala effect kayo sa akin minsan nga inaano ko na lang eh yung parang pinaglalaro hindi naman pinaglalaroan pero parang talaga, yan lang ang gusto mo. Paano mga ganun? Pero alam mo rin, Agot, yung pagkaabalahan ka nung mga nasa kabila o nung mga troll, ibig sabihin din nun, effective ka. Oo, effective ka sa social media, di ba? Kasi kung hindi, hindi ka papansinin eh. Oo. Tama, ano? Parang flattery.
Oh, yun na nga. Oh, oh. Diba parang thank you, nabasin niyo ako. Oh, oh. Pero marami rin sa kanilang binablock ko kasi talagang pag ano, may linyang hindi dapat i-cross. Yun, diba? Correct, yung correct. Na, eh, yan. Feeling ko, that's my account, that's my timeline, that's my feed, so my rules. Oo. Oh, oh. Diba? I mean, pag sinasabi nila, oh, block ka naman, block. Eh, ang gusto mo eh. Tama, may decency pa rin dapat. Siyempre, hindi pwedeng ganun. Pero, pwede namang i-express nila yung contrary opinion, di ba? Oo. Kaya rin meron mga ganun, may rules and merong, kumbaga, tools. Ang Twitter or ang Facebook yes. na parang pag hindi mo na ayaw mo na silang makita, i-block mo na lang. Okay. Marami na rin silang naka-block sa akin. Kasi minsan talagang parang OA niyo ah. OA sa reaction. Okay. Maglaro tayo ng short game. Ano? Ang tawag natin dito, the greatest game. Okay. Kasi magbabanggit kami sa iyo ng the greatest blank. Tapos sabihin mo yung una lang papasok sa iyo. Okay. Kung gusto mo i-explain, explain mo. Kung hindi, okay lang. Okay. Okay. Una, greatest love. Country. Okay. Ayan, di ba? Napatikos na ako ng husto. Oo nga. Kumbaga parang pinana ka na at binaril ka ng ganyan, pero tayo lang. Kaka sinugal mo yung career mo, di ba? Oo, di ba? Marami ring, actually marami ring nawala. Merong mga friendships na wala, merong career opportunities. Alam ko na merong mga ganyan. Pero hindi eh, paglalabang ko to hanggang huli. Okay, ito pa. Greatest victory mo? Victory? Mm-hmm. Wow, siguro a very happy family life. Okay. Yan, ang pamilya ko is very very supportive, very sacred kumbaga sa akin. Mahal na mahal ko sila. Okay, kung may victory, may greatest loss? Greatest loss? Oo. Yung mga siguro loss ng yung mga mahal ko sa buhay, my parents, both my parents have passed on. Ah, okay. Ayun. Okay, dalawa na lang. Greatest wish mo? Wish? Oo. Ang ocho derecho, pumasok sa Senado. Ayun. Lalong-lalo na yung... Siyempre. Yung aking, walang buhok. Oo, ang aking Hill Bay. Okay, Hill Bay is may gay. Ah, guy pala, guy. Guy, oo. Hill Kasi Bay, kaya, meron silang Hill Bay ang tawag nila dun sa mga... Before anyone else ang tawag nila. Oo. Kasi kaya ako na sinabi yung gay. Merong nagkomento, sikat na tao eh. Mm. Hindi ba? Bading daw yata. Eh, sige, pre, ikaw makakapagsabi niyan. Na fake news. Nakikinig yata masyado sa mga fake news. Yun ang problema. Kailangan ifina-fact check. Okay, ito last. Greatest achievement mo? Greatest achievement is... Siguro, fulfillment. Ngayon, fulfillment in my career, fulfillment in love, fulfillment in family life. Meron ako mga, syempre, gustong baguhin sa mga nangyayari. Mm-mm. Pero so far, yun ang mga what keeps me afloat, diba? Yung, I think, yung yun, yung fulfillment ko sa all aspects in my life. Okay, itong last question. Alam ko, very busy ka at pupunta pa raw yata kayong Baguio. Sila na sa Baguio. Sila na? Mama, dahil mabuti. Nag-send ako ng mga tarps. Ah, okay. Meron ako mga sinend out na tarps. Diyos ko, alam mo, I'm sorry, I have to say this, pero talagang maraming salamat sa lahat ng mga nagbo-volunteers. Nagbo-volunteer para kay Pilo at para dun sa lahat ng mga ocho diretso na kandidato. Kasi talagang sobrang malasakit yun. Ha? I mean, out of their own pockets. And then, ang hindi mo talaga mabibili, yung mga oras nila. Yes, diba? Yes, yung mabibili yes. yan. Eh. And their dedication. Tinanong ko nga si Pilo, si May, si Pilo medyo, syempre, at the tail end na ng kampanya. So, nakakaramdam na yan ng pagod. Yes. Pero ang sinasabi niya talaga, what keeps him going is yung nakikita niya yung mga volunteers, yan. Nakikita niya yung mga taong talagang ano lang goal. All out. Oo. 'Di ba? Talagang pag nakikita daw niya 'yon, parang nawawala yung pagod na parang talaga it gives him a reason to just continue on with the campaign. So maraming salamat sa lahat ng nagvo-volunteer. Yan yata ang secret weapon ng Team Hillbay at ng Ocho Diretso. Ano? Yung mga volunteers. Yes, yes. Parang wala sa kabila noon eh, 'di ba?
at kamay. Mm-hmm. Yung ano, di ba? Yung mga, kumbaga, karatula nila, no? O, sa papel. Oo. Oo. Sila, nakakaano talaga, nakaka-touch. Kasi, alam nilang walang pera yung ano eh. Hindi kasi yes. laki nung yes. nasa kabila, di ba? So, pero, ano pa lang sila, go lang, go pa rin ang goals. Kaya, maraming salamat sa inyong dedication. And later on, maybe not, ano, in... After, maybe not this year, but later on it will pay off, believe me. Yes, alam, yes. Feeling ko naman talaga hindi man forever to. Oh, ito na pinakamahalagang tanong sa sandaling ito. Ano, sorry? Ito pinakamahalagang tanong ngayon sa sandaling ito. Okay. Kung ako'y ordinaryong botante, bakit ko iboboto si Pilo Hilbay? Una-una... Number 37. Number 37, yes. Pilo Hilbay. Oo. Uh-huh. Alam niya kung nanggaling siya sa kahirapan. Alam niya na siguro ang storya na. Batang niya, Tondo. Na, oo. Oo, taga Tondo. Ang nanay niya ay hanggang elementary grade 6 lang ang natapos. Naging kasambahay. Ang tatay niya ay naging messenger. High school lang. Tapos siya, public school, tapos UST, tapos na pinalad na nagtrabaho siya eh, during kanyang law school. Mm-mm. Kasi hindi niya talaga ma-afford yung... Kaya one take lang yung bar niya eh. Okay. Hindi na niya. Kumbaga, wala na siyang pera para mag-review pa. Second time. Kaya namang ginalingan at naging number one. Ayun. Pag nagsumikap talaga ang tao, no? Oo, pag susumikap. Tapos hindi naman... Since number one ka, normally, ang ginagawa ng mga law offices ay syempre, tinitignan nila kung sino nag-top ng bar at kukunin nila. Marami siyang offers nung time na yon, nung nag-top siya, from big, big law offices. Na, alam mo naman, ang malaki sila magbayad sa mga ganon, di ba? Pero pinili pa rin niya ang magtrabaho under Jovita Salonga, yes. Senator, tapos meron mga pinaglalaban na causes. Yung yes. ganon. Tapos, naging UP professor. So, UP professor siya for 18 years. Mm-mm. Binalik niya sa gobyerno ang kumbaga, ano siya, nagtrabaho siya. Yung ginastos sa... Wala, oh, niya, hindi ganun halang yung pera. Tapos naging soldier siya at naipanalo niya. So, sila yung nakapanalo ng West Philippine Sea, yung China versus the Philippines. Yes. China versus the Philippines. So, arbitral ruling. So, sa akin, parang hindi naman siya yumaman sa mga government stints niya. Mm-mm. At wala naman siyang ganung para wala siyang ganung kumbaga pangarap na malaking personal ano yun, di ba makakamit ng malaking pera, plus ang trabaho ng senador ay mambabatas yan. Ang tinuturo niya sa UP constitutional law. Mm-mm. Eh, syempre, gagawa ka ng batas ayon sa konstitusyon. Diba? So, who else, diba, will know more about the constitution than a professor of the constitutional law? Mm-mm. So, alam niya yan. Alam niya na, alam niya lahat ng mga batas ayon sa konstitusyon. Tapos, he has the, he's very, ano, hindi siya yung mapanig. Kumbaga, oh, very open-minded. Yes. Makikinig siya sa lahat ng mga sides. Kumbaga sides, and then he will make a decision according to what is right in the constitution. Okay. So, kumbaga, hindi siya papanig kahit kanino. Ang panig lang niya, ang papanigan lang niya ay yung constitution at yung batas. Correct. So, yung katotohanan. Kailangan natin ng ganun, ng independent voice. Yes. Kumbaga, walang nahingi, walang kailangan bayaran, walang utang na loob. Mm-mm. Yung ganon. So, sana talaga maisingit nyo ang pangalan ni Pilo Hilbay sa inyong senatorial balls, number 37. Ayan. Florin sana, Pilo Hilbay. Kasama yung buong 8 diretso. Okay. So, sayang agot ha, ang sarap ng huntahan natin pero alam ko busy ka at wala na rin tayong ganong oras. Sana may pagkakataon pa ulit bago mag eleksyon. Okay, salamat ng marami. Salamat at mainit ang panahon. Stay hydrated, uminom kayo, manap kayo ng lilim, dun muna kayo magpahinga. Kung hindi naman, kailangan yung uminom ng tubig o maraming liquids kahit mainit. Okay, isang karangalan po. Makapanayam kayo, Miss Agot Isidro. Thank you so much. Okay, good afternoon. Bye-bye.
sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Kuli na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Kills germs that cause bad odor. Hypoallergenic. Sa school. Biofresh. Sa work. Biofresh. Sa sports. Biofresh. Kaya mga mami, mag-BF na rin kayo. Oo, may Biofresh na kami. Biofresh, the antimicrobial sauce. Okay, balik po tayo sa OOMS. Kate Di Pirenya, inyong kasama. Uy, ang oras natin. 19 minutes before the hour of 5. At i-chatting yan ng Cravings. Yan yung paborito nating restaurant. Located along Katipunan sa tapat lang ng Ateneo. Naku, super po yung kanilang mga food na nasa menu nila. Especially yung mga pastries and cakes. Talagang mouth-watering. Yan po ang Cravings, located along Katipunan, in front of Ateneo sa QC. Uy, sobrang palad po tayo. Sapagkat hindi lang si Agot Isidro ang makakausap natin. Kanina, via phone patch. Ngayon, live dito sa ating himpilan. Katabi ko po ngayon. Ako isang magiting na babae. Na taga Makati. At humaharap sa mga taga Makati ngayong Mayo at Tres. Aking pong tinutukoy ay si Miss Star. Uy, magandang hapon sa iyo, Star. Magandang hapon po, Ka Teddy, at magandang hapon rin po sa mga tagapakinig ng DWTL. At live din tayo sa YouTube at Facebook Live. Wow. Kaya nakikita yung beauty mo. Oh, thank you very si much. Si Agot, hindi nila nakita yung kaganda. Oo, narinig lang. So, unang katanungan, Star. Yes. Anong ginagawa mo bago ka pumalaot sa politika? Ako po ay nagtatrabaho kasama kong aking mga magulang. Meron po kaming isang maliit na negosyo sa Barangay Pio del Pilar sa Makati. Mm. Tapos, just last year, sinubukan ko po magturo. So, nagtuturo po ako ng mga 11th grade students sa Makati Hope Christian School. Uy, senior high na yon, ano? Yes po, that's right. Anong subjects ang... Personality development po ang aking tinuturo. Okay. So, this is an aid of their career, pagpasok nila ng college. Okay, okay. Tapos, ikaw ay may pamilya ka, no? Yes po, I have 3 children. Sa katunayan, dala ko po yung aking bunso. Anong summer. Anong name niya? This is Tristan. Okay. Summer po kasi. The cute little boy. Yes. At saka, nakikita niyo na talagang alagang ina pa rin, di ba? Yes. Kasi umiikot po siya, pero pag may pagkakataon, kasama pa rin ang mga anakis. Yes, mga chikiting. Mga chikiting. Tatlo ba sila? So, ano yung eldest mo na? My eldest is 18 years old. Biyolata, ka. 18. Ah, babae ba siya? Lalaki po. And then my second is a girl. So, siya ay 15 years old. Okay. Tapos yung bunso is 8 years old. Ay, yun ang medyo malaki ang pagitan. Okay. Anyway, ano naman ang nagtulak sa'yo para pasukin yung sabi nila magulong mundo ng politika. alam niyo po, mahabang panahon, marami akong mga kaibigan na nasa politika, mga kakilala natin, kaibigan natin na nakakasalamuha sa ating pang-araw-araw na buhay. Yes. Nakikita ko po yung kanilang mga ginagawa. Matagal na nila akong hinihikayat sumali.
Pero syempre, ang mga bata, maliliit pa, hindi natin maiwan. Mahirap maghati ng oras sa pamilya at politika kasi ang politika maraming oras na kinukuha eh. Yeah. Pero ngayon na medyo malaki na yung bunso, tsyempong-tsyempo naman, nagkaroon ng opening. So sabi ko, sige, susubukan ko, bakit hindi? Sa pamilya mo ba, meron ka rin mga kamag-anak na nasa larangan ng paglilingkod sa bayan? Sa politika po, wala. Pero pag sinabi natin paglilingkod sa bayan, siguro likas po talaga sa ating mga Pilipino maging matulungin, ano? Mm-mm. Hindi na kailangan pumasok ka, sabi nila, sa politika para Mm-mm. maging matulungin ka. Mm-mm. So, bilang guro rin, in the past, nagtuturo rin po ako ng libre sa mga bata. Ah, okay. So, I extend my help through teaching, tutorials, Mm-mm. and a little bit of kung ano man yung knowledge na kaya kong i-help, yun po yung ginagawa ko. Mm-mm. Ano bang background mo? Anong course yung kinuha mo sa... Assumption po. Assumption College. De, anong kurso mo? Sa, ako'y kumuha ng Mass Comm. Okay. Advertising and Public Relations. Okay. So, kaya bagay na bagay sa yes. iyong... Hopefully. Hopefully bagay siya. Oo nga. Kailangan nila ng ano, mga matatalinong magaganda sa Konseho ng Makati. Sana nga po. Sana gising na ang Makati doon. Tapos, ano naman ang maiaambag mo sa lungsod ng Makati na isa naman sa pinakamayaman na sa buong Pilipinas? That's right. Mm-hmm. Opo, alam niyo po ang Makati. Pero bago mo sagutin yes. yan, magko-commercial break okay. lang tayo. Okay. Teresa, may BBF na? Ano yung ONG? Opo, may BBF na ako. Perfresh ang may antimicrobial protection. Kills germs that cause bad odor. Hypoallergenic. Sa school. Biofresh. Sa work. Biofresh. Sa sports. Biofresh. Kaya mga mami, may BF na rin kayo. Oo, may Biofresh na kami. Biofresh, the antimicrobial sauce. Okay, balik po tayo sa all. Kasama pa rin natin si Star Uy, na tumatakbong konsehal ng Makati. Bago natin siya balikan, pasadahan lang natin ng sandali itong ating saysay ng kasaysayan. Saysay ng kasaysayan. Magbalik-tanaw tayo sa ating nakaraan. Kasaysayan, huwag kalilimutan. Saysay, ating pag-aralan. Ito, Star, nangyari 39 years ago. Pero April 29 mismo, 1980. So tama ba yung math ko, ma'am? Ito po yung lungsod ng kabataan, one of the most modern children's hospital in the Philippines, was inaugurated in QC. The facility was created by the virtue of Presidential Decree number 1631. Nag-o-offer po sila ng mga general and subspecialty services in pediatrics, surgery, and allied medicine. Na-rename po ito na Philippine Children's Medical City during the administration of President Cory Aquino. Yung hospital po na yan ay government-owned and controlled corporate national center for specialized healthcare under the DOH. It has produced researches relevant to the day-to-day care of the well and sick child. So yan po yung naganap April 29, 1980, nung binuksan ang lungsod ng kabataan na ngayon kilala na bilang Philippine Children's Medical City. Ako po nakarating din dyan nung 80s kasi meron po kaming kaibigan na nurse na dinanan po namin dyan. Maganda yung ospital. Modern yung facilities. At ano po ang saysay niyan sa atin? Ito po kasi yung pagpapahalaga sa kabataan, katulad ni Teacher Star na humuhubog ng mga kabataan, di ba? Kailangan din siyempre, bukod sa kanilang pag-iisip, yung kanilang ding kalusugan sa katawan. So yan po ang naganap 39 years ago or April 29, 1980, ang pagbubukas ng lungsod ng kabataan o ang Philippine Children's Medical City. O
Okay, balikan na po natin si Star Uy ng Makati. Kanina nabitin yung anumaya ambag ni Star Uy sa Makati. Ano palang numero mo sa balota? Number 28 po tayo sa balota. At 8 ang ibobotong konsehal. 8 po ang ibobotong konsehal. Ilan ba kayong... Ang tumatakbo po ngayon, 33 po ang registered. So, okay. 8 of those will be chosen kung sino yung mapipili ng mga taga Makati. Anong mai aambag mo pa? Alam niyo po, ang Makati, nasabi na nga kanina, no, tayo ang isa sa mga pinakamayaman na syudad sa buong Pilipinas. If yes. not, tayo siguro na yung pinakamayaman sa dami ng mga businesses at mga establishments sa ating syudad. Mm-hmm. Pero hindi doon nagtatapos yun eh. Ang mga ating mga expenses ang pinaglalaanan natin, dapat kahit papano, may touch of love yan eh. Ako naniniwala ako na hindi sapat na meron ka lang perang ginagastos. Dapat iniisip mabuti at pinaglalaanan ng mga perang gagamitin para sa mga makatenyos natin. Mm-hmm. So, bukod doon, syempre bilang guro, malaki po ang aking pinaplano para sa mga estudyante ng Makati. Ngayon po sa Makati, dalawa po ang sections, no? Bali, may pang-umaga tsaka may pang-hapon. Mm-hmm. So, ang iniisip ko na lamang po doon ay yung mga kapakanan ng pang-hapon ng mga estudyante. Syempre, pag umaga nagturo ang guro, pagdating ng hapon, pagod na yan. Pagod na. At alam mo yan. Paos na yan. Medyo mainit na yung ulo niyan. Oh. So, kawawa po yung mga estudyante nating panghapon na hindi nakakakuha ng pantay na kalidad na edukasyon na nakukuha ng mga batang pang-umaga. So, sana ang mga estudyante natin, lahat yan, pantay-pantay, mabigyan ng magandang edukasyon at makasabay tayo sa mga edukasyon na meron sa ibang bansa. Lalong-lalo na Makati tayo, napakaunlad na ating syudad. Dapat ang quality of education, whether it be public or private, parehong-pareho dapat yan ng edukasyon ng mga estudyante sa Amerika, sa Japan, at sa mga first world countries. Yun lang naman po ang naiisip ko. Oo, yun ang prioridad niya. Yes, yung, priority po. Edukasyon ng mga batang Makati. Pero okay. Hindi lang basta kamo binibigay yung pondo, yes. Ina-allocate, pero with love and care. Yes, of course. Kasi dapat may motherly touch yun, yan. Eh. No. Kasama yun eh. Hindi lang basta, ayan ang rubber shoes mo, ayan ang ano. Dapat may, mga there's bag. Yes, there's this motherly touch. Ano ang kasama nun? Yes, diba? Oo. Yun. Tsaka alam mo, tayo naman dumaan lahat sa elementary eh. Naalala natin yung mga guru natin noon, di ba? Opo. At yung sila kasi yung parang pangalawang magulang. Totoo yan. At kung motivated yung teacher, di ba malaking bagay yun sa kabataan? Totoo po yan. So, ikaw ba naalala mo pa? Of course, yes. I remember clearly. I have this teacher in San Agustin, ang pangalan niya, si Mrs. Dolyosa. Dolyosa? Yes, naalala ko pa siya. Emma? I think so. At hindi ko alam yung first name niya kasi may only call din by last name. I think it was Emma Dolyosa. Nagturo siya doon. Sobrang galing niya yung kasi 'di ba araling panlipunan yung subject niya. So you have social to memorize social studies. So alam mo ba teacher ko siya? Guru mo din siya. Pero hindi ako nag-aaral sa San Agustin. Saan? Sa Paco Catholic School. Bago siya lumipat sa San Agustin. Doon siya nagtuturo. Ay grabe, sobrang galing niya. At maganda pa. Sobrang hanggang ngayon naalala ko siya. Ang galing-galing niya. Dapat ma-meet mo siya ulit. Okay. Sure. Okay, so kamo nga ganun, pinaliliwanag mo na yung motherly care ng mga guro, dapat kakaibat na, yes. Nung mga supplies na pinamibigay ng City Hall. Tama po yan. Actually, education is just one of the three of my platforms. No? Meron pang dalawang iba. Ano pa yan? So, the second one is for single parents at saka po para sa mga ilaw ng tahanan. Kasi ngayon, marami tayong nakikita mga single parents. Of course, these are products of education also. Eh. Kung ano yung kunsan sila nagagaling from education. Yes. Siyempre, they go mid, which is yan, nag-aasawa sila. So, maraming naghihiwalay. So, sa mga single parents, nahihirapan ngayon silang magkaroon ng trabaho. Kasi, siyempre, sino maiiwanan ng mga bata? Sino yung mag-aalaga sa kanila? Ganun din po sa mga ilaw ng tahanan na so, gusto. So, paano? Anong plano mong gawing panukala sa konseho? Ang naiisip ko po pag nagkaroon ng pagkakataon mo po sa konseho, gusto ko po magbigay ako ng sarili kong from my budget na mabigyan sila ng simpleng kabuhayan na pwede nilang gawin sa bahay. Ayan. Yes. Lalo na very ano rin eh, with touch of love rin to eh. Kasi di ba tayong mga girls, we love ourselves. Gusto natin mag-makeup, gusto natin mag-
kinis-kinis ng kutis, mag-hairdo-hairdo. We love doing this eh. Yes. So, isn't it mas maganda kung yung pinapanggawa mo ng personal mong, sabihin natin, pagpamamahal mo sa sarili mo, ay galing sa sarili mong bulsa. Mm-mm. Dahil kinita mo siya on your own. Yes. So, na kung, hindi ka umaalis sa iyong na hindi tahanan. Mo, yes, naiiwan ang responsibilidad mo sa iyong asawa or sa iyong mga anak. Okay. So, simpleng kabuhayan, matuto tayong gumawa ng sabon. Maganda yan. Yes. At pag nagawa nyo na po yan, ibabalik niyo po yan sa opisina ko para kami mismo ang mababenta para sa inyo. Okay. Kasi so, yan ang nagiging problema. Yes. May training sila, alam nila, pero hindi sila marunong magbenta. At wala silang punan. Oo. So yan na yes. Ma-address yung problema. Yes. Na. Kasi office ko po yung mamumuhunan. So kayo, labor. Mm-mm. So pag binenta ko yan, kumita yung office ko, yung kikitain ko, makakatulong pa sa iba na balik, pwede ulit. Balik yes. Lang. Na hindi mo kailangan na iwanan yung pamilya mo. Yes. So again, merong pagmamahal doon sa ganong klaseng trabaho, 'di ba? At correct, saka correct. Natulungan mo na 'yung tao, natulungan mo pa 'yung sarili mo. Okay. Pangatlo. Pangatlo is for the seniors at mga PWD. Okay. Yes, kasi sila, napapansin ko mga seniors at PWD, masyado na silang na-outcast sa lipunan eh. Mm-hmm. Pag sinabing senior ka, nagtatanong ka pa lang, pwede ba ako magtrabaho? Ay, hindi pwede, matanda ka na. Overage ka na. Overage, oo. Tama po 'yan. Pag PWD naman, hindi pwede pilay ka. Hindi pwede bulag yung isang mata mo or whatever nakapansanan mo, hindi pwede kasi PWD ka. Mm-mm. But little do they know, itong mga taong to, may feelings din to eh. Correct. Gusto din nila na self-fulfillment. Mm-mm. Paano nila magagawa yun? By of course, yung iba rin yung feeling na lumalabas ka araw-araw, nakakasalamuha ka ng tao, nagkakaroon ng kanyang kumpiyansa sa sarili mo. Mm-mm. So, ang una ko po magiging empleyado sa City Hall kung sakaling mahalal bilang konsehal ay mga seniors at PWD. Wow, maganda, yes. Maganda. Pero mga simple at magagaan lang, syempre. You siyempre. Cannot give them heavy load. Eh. So, yung mga taga-sagot lang ng telepono, mga taga-type sa computer, yes. Taga-timpla ng kape sa mga bisita, at least they get entertained and at the same time, kumikita sila na feel nila nakapakipakinabang sila sa lipunan. At saka magandang ehemplo sila doon sa iba pang seniors at PWD. Mm-hmm. Nakikita na may pakinabang pa rin sila sa lipunan. Tama. Oo. May pakinabang. So namamahal nila yung sarili nila. At may pagpapahalaga din ang gobyerno. Tama. Ayan. Tama po. Lalo na yung Star Oy. Yes, of course. Number 28 po tayo sa balota. So yan yung pala yung mga prioridad mo, no? Yes. Tapos, ang isang katanungan, tumatakbo ka kasing independent, although nasa grupo kanina Mayor Rene Bondal or Congressman Kid Peña. Paano ngayon maisusulong mo to kung nag-iisa ka? Sa konseho naman po kasi hindi mo naman kailangan ng what I mean to say ngayon, kung tumatakbo ako, hindi ko kailangan ng isang malaking grupo para sabihin na, oy, yes. Malakas ako, tumatakbo ako, kaya ko. Siguro ang pinaka-importante doon ay napaparamdam mo sa tao na kaya mong gawin ito kahit wala kang pondo bilang independente, kahit wala kang backup na matataas na politiko o malalaking mga pera o pondo, kaya mo siyang ilaban eh. Sa katunayan, Katya, di alam mo, meron ako mga proyekto na ginagawa ko sa pakikipagtulungan ng ibang mga negosyante at mga establishmento at institusyon na hindi kinakailangan ng pera na nagagawa ko just because kinakausap po sila, nakikipag-usap ako sa kanila na kailangan ng tulong ng ating mga kababayan at nag-extend naman sila nang walang hinihinging kapalit. At saka siguro naman yung mga makakasama mo kung sakali sa bagong konseho, kung maganda naman yung panukala at nakikita nilang makikinabang yung apo mga citizens ng Makati, eh, susuporta naman niya. Yes. Siguro naman susuporta sila. That's one of the things that I'm very proud of. I'm very, magaling po ako makipagsalamuha sa mga tao. Yes. Kahit mahirap, kahit mayaman, kahit anong sabihin mo, may pinag-aralan o wala. Siguro yun ang quality ko na I'm very proud of. Na kahit saan makoy o po. Kita naman. Dahil kami po ngayon lang nagkita, ngayon lang kami nagkausap, pero dama mo yung sincerity yes. ni Star. Thank you. Sa pakikipag-usap at pakikisalamuha sa mga tao. Kahit na hindi to pa lang kami sa booth, kanina naghihintay kami ng ating oras, eh maayos na maayos yung kanyang pakikitungo. Yes, thank okay. you po at napansin niyo yun. Yung pala yung ano, isang secret weapon yes. ni Star na dadalhin sa Konseho ng Makati. Opo. Tapos kayo ba,
start sa national, may sinusuportahan ba kayong senatorial? Wala. Personally po, I have my choices. Yan, okay, yan. Okay. Pero hindi ko na muna pwedeng ilabas para hindi tayo. Tinanong lang natin kasi kanina kausap natin si Agot at siyempre, darling niya si ngayon si Philo Hilbay. Kaya binanggit ko lang sa'yo, baka naman... May darling din ako. Hindi naman. May tinutulungan kang mga kandidatong pareho nung iyong mga advocacy. Advocacies, that's right. Personal po, meron po akong choices. Okay. Pero nakompleto mo ba ang 12? Hindi po. Hindi po siya kompleto. Okay. So, 2 linggo na lang, hindi ka pa rin kompleto. Yes, Pero sa konseho, ikukompletuhin mo ba yung... Dapat po kompletuhin kasi siya. 7. So, 7 more. Siyempre, ikaw pa. Ako yung pang-8. 7. Yes. Pero ikaw kasi uye, so parang nasa dulo eh, no? Mahirap. Hindi naman po, kasi it's 4 columns. Ayun, rows. Ako yung pinakataas sa kanan nung huling column. Ayun, mabuti. Yes, so if you read from left to right, ako makikita mo talaga ako. Unang-una ako doon sa kanan, sa taas. Dapat may picture na ba ngayon? May bawal na, kasi yon. Hindi, may picture na ba sa balota? Wala, ano? Picture nung balota? Hindi, nung tao. Ako, meron na po. Meron na, ay, picture sa balota. Hindi, name wala. Lang. Name number, lang. Number. Eh, kasi kung may picture, bentahe pa din si Star. Sa litrato na lang lumaban. Hindi, kasi yung isang sample ballot nakita ko, may picture eh. Opo, meron po. Hindi, sample ballot lang yun. Pero sa totoong ano po yun? Malota, flyers po yun. Flyers lang, oo. Tapos ikaw, araw-araw, nag-iikot ka siyempre. Ilan ba barangay sa Makati? Sa District 1. District 1 po ako. There's 14 barangays and 6 villages. So all okay. Up, there's 20. Ito yung mas mayamang bahagi ba ng Makati? Masasabi natin na kasi nasa kanya lahat yung village. Tsaka yung business district. MCBD, that's right. Okay. Pero si Senator Sagisag, nabanggit ko sa iyo kanina, ang term niya dun sa Palanan, kasama ang Palanan. Palanan na po. Sabi niya, yun daw ang the wrong side of Makati. Bakit naman? Kasi parang kukumpare mo nga naman sa villages na sinasabi mo, malayo sila. Pero nandun yung mga mas nangangailangan ng tulong, di ba? So ikaw, ano ba, naikot mo na yung lahat ng barangay, lahat ng karsada? Lahat po yata ng sulok ng 14 na barangay na Makati ay naikot ko na. The villages are very hard to penetrate. Yung, hindi basta-basta yan. Hindi eh. Basta makakapasok sa guard. Totoo po yan. Pero pinalad naman po tayo na nag-aral tayo sa Kolehiyo San Agustin at sa Assumption College. So kahit papano, meron po tayong mga kakilala na tumutulong sa atin sa mga villages. Sa loob. Opo. Dahil yung nasa Dasma yung San Agustin. That's right. Yung Assumption na San Lorenzo. San Lorenzo Village. In fact, Palanan, hindi naman yan masasabi na sila yung the bad side of Makati. There's worse. Hindi naman the bad side. The ugly. Sabi niya, the wrong side. The wrong side. Kasi compare mo nga naman sa villages to sa District 1. Hindi. Ang Palanan po ay isa sa mga barangay na hindi mo siya masyado makoconsider na oppressed and depressed. Okay, kasi okay. Meron pang mga barangay sa Makati na lalo pa kaysa sa kanila. Pero mas marami yata sa District 2. Parang gano'n na nga po. Yung mga Embo side. So sa District 1, parang ito. Kasi walang masyadong... ngayon pa lang, nagsisimula ang mga commercial areas doon. Mm-mm. Compare mo sa Pio del Pilar na sinabi mo, parang mas maulad yata ang Pio del Pilar. May levels of unlad yun. Depende sa barangay at sa kalye. Kasi minsan, may mga properties na iniwan na lang ng mga may-ari na nalilipatan ng mga informal settlers. Yun. Na ang hiling naman nila ay sana mabigyan sila ng pagkakataon, total 20, 30 years na sila doon, kung ano sana magagawa ng mga gobyerno para maibigay sa kanila. Ngayon, anong dito sa pag-iikot ninyo, ano yung pinakamagandang aral na nakita mo o napulot mo? Pero bago mo rin ulit sagutin yan, gusto ko lang munang batiin yung mga nagdiriwang ng kanilang mga karol. Uy, noong 27 po, happy kaarawan kay Japs Kuan, kay Maria Cristina Natividad, at noong 28 kahapon, si Gina Pereña, si Etalyn Rompe, Nela Santiago, Jojo de la Cruz, Ariel Salosa, kay Luz Baroga, at kay Oren Mariano. Ngayon naman po, uy, magpapapansit si Nanica Robles, si Shell Cayosa, Catherine Sombrero, Lorraine Oliva Jr.,
Maricel Gasquel, Linda Pasino, Paps Torta de Week, si Willie Arcilla, si Maria Carmela Loriano, si Sandra Aguinaldo ng GMA, si Freddy Lin. At bukas naman po, magdiriwang ng kanilang Natal Day si Josephine Pancho, Joel Liz de Ortega, si Noel Sales Altamirano, si Butch Peña at si Karen Tanyana. Okay, balikan na natin si Star Uy ng Makati. Yung yes, parang greatest lesson that you've learned sa campaign. Alam nyo, the greatest lesson po, in fact, ano yun eh, parang screenshot, ano ba to? This is my wallpaper on my phone eh. This is by Mother Teresa, na parang ngayon, nare-realize mo, kaya pala ganun si Mother Teresa. Kasi talagang she immersed herself dun sa mga taong nangangailangan. Alam nyo, iba po kasi talaga yung napanood mo sa TV, narinig mo sa radyo, nakikita mo sa dyaryo at sa mga litrato. Kaysa yung talagang pumasok ka doon. Maramdaman mo, maamoy mo, matapakan mo, mahawakan mo. Makikain ka sa kanila, you do the same things they do. Iba talaga yung feeling na talagang mas gusto mong ibigay yung sarili mo. Yung immersion na sinasabi. Yes, you immerse yourself and then you'll know. So, pero hindi mo rin naman mapiplease lahat ng tao. So, like I said, it's my wallpaper. It says there, people are not gonna love you for what you are. But do it anyway. So, whatever it is that I do for the people of Makati, ma-appreciate nila or hindi, I'll do it anyway. Because from the bottom of my heart, this is what I really want to do for them. Okay. Yun po. Good answer. Thank you very much. Parang beauty, ano ah. Sa bagay, pwede itong, ano, mukhang nung araw, eh, mga Miss ano to, Miss Makati, o kaya yung Miss Assumption. Wow, I wish. Anyway, yes, yung pang isa nating katanungan, halimbawa, nandun ka na nga, pero meron bang chance matukso ka naman na, yun nga, medyo... Diyo, syempre, meron dyan yung mga sinasabi, ibibigay nila dahil para sa'yo. Basta isa lang po ang sigurado, whatever it is na mangyari sa atin, it will be all for the people of Makati. It will be shared, it will be given away. Kasi ako po ay, I would say, contento na sa buhay. Kung kukunin mo pa yung hindi para sa'yo, napaka, it's not human anymore. De, kasi kanina sinabi natin, isa sa pinakamayamang syudad. Totoo po yun. Sa income. At kukumpara mo halimbawa sa Quezon City o sa iba pang lugar, maliit ang Makati at kukonte ang tao kumpara mo halimbawa sa yes, lungsod Quezon nga, di ba? Kahit papareho siguro income, pero ang dami mong tao na dapat tulungan at pagserbisyon at malawak yung opa lugar. So yung Makati, ano ba sa tingin mo yung number one na problema ng Makati? O kung meron pa, baka wala na. Alam niyo po, ang problema, hindi siya nagtatapos sa physical na sinasabi niyong traffic, dahil madumi, ganyan. Hindi siya nagtatapos doon eh. Palagay ko, ang problema ng Makati ay disiplina. Okay. Napakadami nating ordinansa, napakadami nating batas, napakadami nating sinusunod, pero walang sumusunod. Kasi hindi disiplinado ang tao. So you know, discipline starts in school. Yes. The minute you step in school, dapat ganito. O sa bahay. Okay, sa bahay. Yes. Yun na lang oras eh. Pag sinabing 8 o'clock, 8 o'clock ka dumating. Tsaka yung... Kanina po, nako, nauna pa sa akin si Star. Sinabi kong 3:30, 3:20 lang yata nandito. Baka na traffic kasi. Ayoko magpaantay na tao. Yes, yes. O yun, nakikita yes nyo, without answering questions, nakikita natin yung qualities pa ni Star. Opo. So yun, disiplina talaga. Yung simpleng pagtatapon ng basura. Ayan, ako. Tapos magre-reklamo tayo ng baha, yes, madumi ang tubig, and you know, it starts within yourselves eh. Kaya nga bilang guro, yun ang gusto kong ituro sana sa mga tao. Sa maliliit na bagay, turuan yes mo yung sarili mo. And from there, you go out to your family, and then you go out to your street, to your barangay, and then later on, the whole of Makati. Yes. Discipline starts from within talaga. Yung nga iba, di ba, yung nag-yosi, tinatapol lang upos, yung balat ng totoo candy, tatapol lang kung saan-saan. Hindi mo rin po sila masisi, walang basurahan sa mga kanto yeah natin. Pero pwede yung balat ng candy, pwede itago. Muna, that's muna, right. Ipulsa muna, pag kakita ka ng basura, no, pag uwi mo, pwede naman. Totoo rin po yun, tama diba rin po kasi yun. Kasi yung, di ba, madaming estero sa Makati. Yan, sa Babara yan. Oo, yan ang magbabara rin. E tayo rin ang... Mapeperwisyo pagdating ng panahon. Ayaw ko nga, tama ka, parang ang irap
unawain ng tao na reklamo ng reklamo na bakit bumabaha. Pero hindi nila alam o nare-realize, isa sila sa cost, di ba? Totoo po yan. In fact, alam nyo, every Monday meron kaming libreng gupit na hinahandog sa mga barangay sa Makati. Kanina, nag-libreng gupit kami sa barangay Bangkal. Ayan. Pinakita ko mismo sa mga tao ko, ako nagwales. Ako nagwales ng mga buhok kasi it was starting to fly all over the place. Leading by example. By example, walisan natin to, tsaka yung mga nilalaglag nila kasi namimigay rin kami ng konting pagkain. Mm-hmm. So, tatapon lang nila doon. So, pinupulot ko talaga because eventually, all these things, babalik at babalik yan sa'yo. Yes. So, eto na, nag-extend na tayo ng mga 11 minutes. Ngayon, eto na yung pinakamahalagang tanong sa panayam natin kay Star Uy. Bakit namin iboboto si Star Uy number 28 sa Konseho ng Makati? Yes, napakagandang tanong po niyan. Una-una po, katulad ng sinabi ko kanina, may pagmamahal po na manggagaling sa akin pag ako'y inyong nahalal. Hindi lang po ito magtatapos sa kung ano mabibigay ko sa inyo financially or kung anong tulong ang pang-pinansyal ang mabibigay sa inyo na Makati. Kung hindi, pati na rin po yung emotional support na kailangan ng bawat tao ngayon, lalo ng mga estudyante, nagde-depresyon. Marami po tayong ganyang kaso. Yeah, so, everything that you need from a candidate, I would say na meron po ako. So, hindi lang po yan. Marami pa po ako matutulong sa inyo. Hindi pa po nagtatapos ito during the campaign, after the elections. Sana po magtiwala kayo na hindi po ako traditional na politiko. Wala po tayong bahid ng politika. Wala po akong iyayabang na lolo ko si ganyan, tatay ko si ganyan. Wala po. So, lahat po na makukuha niyong serbisyo galing kay Star Uy ay mula sa puso. At maraming salamat, Star, at pinaulakan mo ang ating munting palatuntunan para maibahagi mo naman sa ating mga nakikinig sa DWBL at nanonood sa Facebook Live at sa YouTube. Yes, the pleasure is mine po, Teddy. Okay, maraming salamat. Sana pagsunod mong bisita dito, konsehala na ang tawag namin. Yes, let's claim it. Okay, maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay.